Alam mo, may tatlong kaibigan pala tayo dito sa mundo. Yung isa, mabuting kaibigan. Ito naman, yung matalik na kaibigan. At ito naman, yung masamang kaibigan. Yung mabuting kaibigan, ito yung mga kaibigan mo na alam yung storya mo, alam yung buong pagkatao mo, at alam yung buong kwento mo. Pero ang matalik na kaibigan, ito naman yung mga taong hindi lang alam ang buong storya mo, hindi lang alam ang buong pagkatao mo, kung hindi, nandun din sila sa storya na ginagawa mo. Andun sila, gumagabay, yumayakap, umiiyak ng sabay, ganun. Pero ito yung mga masamang kaibigan, ito yung mga nagpapanggap. Nagpapanggap na alam nila ang buong storya, na alam nila ang buong pagkatao mo. Pero ang totoo, hindi. At sila pa ang gumagawa ng storya para maging masama ka sa iba. Kaya, alam mo, napag-isip-isip ko talaga na dito sa mundo, you have to think a million times before you give your trust to a certain person. Kasi hindi mo alam, yung magta-try door pala sa'yo ay nasa tabi mo lang. Hindi mo alam, yung magta-try door pala sa'yo ay nasa harap mo lang. Diba? Ganun lang. And kung may mga matalik na kaibigan dito sa mundo, bakit hindi tayo pwede maging matalik na kaibigan din? Kung sila nga, kaya nila maging matalik na kaibigan natin, bakit tayo hindi pwede ibigay din ang gusto nila ng matalik na kaibigan? Alam mo, lahat ng mga tao, minanais yan magkaroon ng matalik na kaibigan. Kasi yung time na if you were down, nandyan siya parate, yung hindi ka iiwanan. Kasi nga, matalik na kaibigan, alam mo talaga yung story mo. Tsaka pag matalik na kaibigan ka talaga, hinding-hindi ka makikinig sa storya ng iba. Kasi mas kilala mo ang kaibigan mo. Kung hindi mo talaga kaya na maging isang matalik na kaibigan sa isang tao, pwede na yun, maging mabuting kaibigan ka na lang. Basta, huwag mo talagang pipiliin ang maging masamang kaibigan. Masama yan, ha?